Ito po, ano, tinatanggal ko po kasi para po hindi mapunta sa swimming pool yung ito, yung ano niya. Lilipa rin to kasi ng hangin. So kailangan i-trim. Ganyan lang po. Antay mo lang. Oo. Ano, pantay? Pantay mo lang. Kaya nga, sa taas lang, no? Mga ganyan eh, taas mo lang. Para po tayong ano, nag ano ng palay, naggagapas. So ito po yung tinatanggal, ano yan, yan. Mahirap, ano kasi yan, pupunta sa swimming pool. Okay. Kung makikita nyo po, no? Ito ang uniforme ko. Pantaas. Polo shirt. Sa summer, naka-short na ako. Pero ngayon, nagpapantas ako kasi medyo malamig pa dito. Medyo may lamig pa ba? Tsaka protection na rin pag nagagabing yung pag naka-pants ka. Pagka malamok na naman dito. Ngayon wala pa masyadong lamok. Pero may time di may months dito na malamok, lalo pag umuulan na. Maraming lamok dito. Lalo ako kagatin ako kasi type A yung aking dugo. Ewan ko, ganun daw yun. Pagka type A ka, kagati ng lamok. Pero ako, bumili naman ako ng anti mga repellent sa lamok. So ang ganda ng araw po, ano, ngayon. So Friday 26 ngayon. Ang mga upload ko po ay medyo late na, ano, kasi syempre mag-edit pa po ako, kaya medyo late ko na na-upload yung ibang videos ko. So salamat po, no, sa inyong panonood. Pa-subscribe na lang po. Kita nyo ang haba po, ano, ayan, parang palay. Ang ganda sa
So ano po, ano? May nag-comment po pala dun sa channel ko, ano, nung sabi niya proud daw ako na huwag daw ako maging proud maging TNT. May point naman po yun, ano, kasi mali naman po talaga yung ginawa ko na TNT, na which is from Poland ako. Dapat nag-stay lang ako sa Poland, hindi ako nagpunta rito. So I respect po, no? I respect the yung komento niya, no? Pero tinatanggap natin 'yon. Syempre, dahil naman ang totoo. Pero I took it as a constructive to. Pero ito po ang reality, ano? Mayroon talagang katulad namin. Hindi lang ako, hindi lang naman ako, ang illegal immigrants na Pilipino dito. So, napakarami po namin, no? Saka hindi lang po Pilipino ang illegal immigrants, no? Dito sa Spain, marami rin po iba-ibang lahi. Napakarami po. So, ako po ay, ang purpose ko lang naman po nito ay ipakita lang naman po yung buhay ko dito na bilang isang illegal immigrants dito. Kung anong nangyayari, anong mga experience ko. Tsaka yung purpose ko lang talaga nito ay pakita ko lang naman sa pamilya ko na ganito yung sitwasyon ko dito. Yun nga, mahirap, no? Mahirap po. Mahirap din. So, yun sa nag-comment na yun, no? Salamat, no? So, yun. So, sa pagiging proud, di naman tayo proud, no? Masaya lang siguro ako na kita niya siguro sa video na masaya ako. Kasi sa dami-dami naman ang pinagdaanan ko dito. Ilang bansa na po ako aking ano, galing po ako ng Jordan, tapos nag-Poland po ako, tapos nakapunta ako dito sa Spain. So masaya lang po ako na nakarating ako dito. Ganon. Masaya lang tayo. Masaya. Masaya kasi kahit papaano compared naman sa Middle East, medyo okay naman dito yung kita. So, disclose na lang po yung salary. Basta mas okay naman po dito yung kitaan kaysa sa Middle East. Ako naman po ay naghahanap lang din naman ng magandang ano, pagkakita para lang naman makapag-provide ako sa aking pamilya, no? So, yun lang, no? Pero yun lang, pinapakita ko lang naman yung buhay ko dito sa Spain. Yun lang naman para magkaroon ng idea yung iba na ang sitwasyon namin dito. So, yun lang po. Yun lang. Sa mga nanonood, subscribe lang po kayo. So salamat po, ano, sa mga nanonood po, ano, sa mga bago pa lang po, pa-subscribe na lang po ang aking channel at pa-like or pa-share na lang din po. Ako po ay isang Pilipino na wala pong papel dito or illegal immigrants na nagsusumikap na makapag-provide sa pamilya. Pero balang araw po ay magiging legal din po tayo dito dahil sa Spain po ay binigyan po tayo ng pagkakataon na dahil dati po tayong colony ng Spain. So speaking of illegal immigrants, invasion, no? Spain, invade tayo ng Spain for how many years? 300? 500 ba? Basta ganun. So as a parang as a repayment, basta ganun, binigyan tayo ng pagkakataon na mga Pilipino
yung mga invade doon ng mga Spain, ng mga Espanyol na mga countries sa South America, nakatulad ng basta sa all of South American countries, no? So binibigyan nila ng pagkakataon yung mga na-invade nila noon na pagka nandito sa Spain as illegal immigrant, nag-stay ka dito ng 3 years as a parang consideration ba, dahil nga in-invade tayo, parang binibigyan nila tayo ng medyo less na, parang hindi ko alam yung tamang term na, pero mag-stay ka lang dito ng 3 years, pwede ka na maging legal dito. So ang Spain po ay gano'n, no, sa mga Pilipino, ang Spain po ang isa sa pinakamadaling madaling bansa na dito sa Europa na madali kang magkaroon ng legal papers sa papel. So ako po ay 2 more years na lang ay magkakaroon na rin tayo ng legal papers dito. Konting tiis na lang po. So, mahaba pang pasensya. Basta tuloy-tuloy lang, darating din tayo dun sa ating paroroon. So sa mga sumusuporta, salamat. Sa mga kapwa ko, kapwa katulad ko na illegal immigrants dito sa Spain, ng mga nanonood, salamat. Sa mga nagpaplano, pwede nyo subukan, no? Pero pag-isipan nyo mabuti. So ano, may kanya-kanya naman tayong decision sa buhay, no? Basta pagka nagplano kayo na pumunta dito, kailangan lang may baong kayong budget. Mga 3 to 6 months, no? Masaya lang po ako, no, dahil nakakapag-provide tayo dito sa Espanya, sa ating pamilya sa naiwan sa Pilipinas. So yun lang po, no, masaya lang po tayo. Pero naramdaman ko yung ano na yate, o sino man yung nag-comment na yun, naramdaman ko simpatya niya sa mga na-offload. Makapahirap nga naman nun. Pero yun po ang reality, ano? Nag-i-exist po talaga ang mga illegal immigrants sa buong mundo. Hindi lang mga Pilipino, maraming illegal immigrants. Iba't ibang lahi. So, yun po ay dahil naman po niyan eh, napupush yung ibang tao ng mga ibang bansa dahil lang sa ano, naghahanap ng magandang inabukasan, ano? Dahil sa kanilang pansang pinanggalingan, eh walang mga oportunidad na walang mga opportunity, you know? Walang oportunidad na makapag-provide or kumita ng maayos-ayos. So, kaya po nangyayari ito. Kung ididigdip po natin yung argumento na yon, medyo darating po tayo sa mga saya po ako, no, kahit pa paano, no, may nakakapansin na sa ating channel, no, nadadagdagan na yung ating mga subscriber. Salamat po sa mga sumusuporta, nanonood. Huwag po kayong magsawa. Content natin ay ganito lang, yung buhay-buhay dito sa Spain ng isang illegal immigrants. Ay caretaker dito ng villa sa Ibiza.
So sa mga nakakapanood at nadadaanan yung aking channel, pakibisita naman po at pakiclick po yung subscribe button para madagdagan po ang aking subscriber. Hindi naman po siguro ganun ka ano yan, hindi naman siguro kawalan po yan sa inyo, ano, yung konting ano lang, kiklik lang naman, wala pang 1, 2, wala pang 3 seconds, no? yun lang naman po. Salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa. Napakita ko lang po ang sitwasyon ko dito bilang isang walang papel po, ano, kung ano po, mahirap din po, ano, pero lakasan lang po ng loob, tiwala lang sa taas at kasamahan po ng research, no? Huwag po yung barabarang decision, mag-research po, mag-research. Nandiyan po ang YouTube tulad ng mga channel ko, yun, no? Mga gustong pumunta ng Spain, yun, mag-research kayo, magtanong kayo. Ako, yung kaya ko naman sagutin, sasagot tayo. I-share ko yung kung ano man ang aking nalalaman dito sa kalakaran dito sa Spain. So, salamat, no? So, tapos na po tayo, no? Okay na. Okay na siya. So, salamat po pala, no, sa pagsuporta, no? Tapos na po tayo magutok ng ito. Ito yung malapit sa pool ng mga nalalaman. Salamat po sa inyong pagsuporta. Pa-like and subscribe na lang din po, ano. Maraming salamat. So okay na po. Ayan. Yun po yung bila. Medyo maganda pa lang ngayon. Umulan kagabi. Salamat. Tanggalin po natin yung mga ito, itong mga dahon ng kawayan. Ito ang ating gagamitin sa kato kasi daanan po, so, doon yung bila sa taas, so para malinis tingnan, no? Pag once nag-ikot yung kliyente, pag nakadlakad sa paligid ng bila, at least malinis to area na to. So ano po, ano, salamat po sa inyong panonood, sa pagsuporta po, ano, sa aking YouTube channel. Pa-subscribe po. Malayo pa po kasi ang aking subscriber, medyo kumauti pa. So, kailangan po lang yung mga supporters pa. So kung may mga kilala kayo na willing na subscribe, may plano mag-Spain, sabihin nyo mag-subscribe lang po at manood po sa aking channel at magtanong, mag-comment kung ano man ang tatanong nyo, kung ano man ang kaya kong share, isi-share ko po. Ano man ang aking mga nalalaman dito sa kalakaran dito sa Spain. Tayo po ay naghahanap lamang ng magandang kinabukasan para sa pamilya, para sa mga anak natin, na hindi naman yung hirap na hirap sila, no? Kahit pa paano, mabigyan natin ng magandang kinabukasan, ma-provide natin yung hindi sila umabot sa point na wala sila makain, no? So kaya tayo nagsusumikap dito, kaya rin tayo nagpapalipat-lipat ng bansa, ano? Ay naghahanap tayo ng magandang oportunidad. So actually hindi naman talaga para sa sarili ko itong yung paghahanap ko ng magandang opportunity, para po talaga sa mga bata, sa pamilya. So, yun lang po.
wala pong ibang dahilan. So kaya po tayo napupush na maghanap ng magandang oportunidad. Ngayon talaga pag pamigado ka na, so basta huwag ka lang mag, kahit illegal immigrants po ako dito, no, hindi naman po tayo papasaway dito, no. Iwas tayo sa mga bisyo, sa mga maling kaibigan. So pipiliin lang natin yun. So diretso lang, no, na syempre ang mga Pilipino dito medyo sira na rin, no, yung iba kasi yung iba kahit yung may mga papel, no, hindi naman sa pag-ano, yung iba mga pasaway din, no. Hindi ko naman sinasabi lahat, no. May mga Pilipino kasi na nag-involve na sa drugs dito. So, yun. Hindi natin ginagawa yan. Hindi po natin, ano yan, linya. So, kahit illegal immigrants po tayo dito, ay hindi po tayo pumapasok sa mga ganyan. So, nagkataon lang siguro na hirap po kasi pumasok dito sa Spain as legal. Wala pong ano dito, mahirap kung wala kang kamag-anak dito. Kahit nga meron, napakahirap na pumunta dito. Hindi ko tulad sa Middle East, no, na may mga agency na aga-hired kung madami dito sa ano. So wala pa sa Spain. Napakahirap pumasok dito. Yan po ang ano, tema, napakahirap. Ganun po, may konting discrimination din siguro, no? Kasi mga European medyo iba yung siguro yung tingin sa mga Asian. Kaya ganun lang din yung mga rules and regulation nila sa government. Tama na yung ating short. Butas na. Itong ilalim naman tayo. Ligay na. Kasi trabaho dito. Kaya ito yung bumili ng ano, bago. Ano, okay pa ito. Kung trabaho lang dito. Kailangan. Kayod lang ng kayod po. Para sa pamilya. Hanggat kaya, hanggat malakas. Pero nangarap din ako na magnegosyo na lang, no? Kasi syempre nagkakaedad na rin. Yabang buhay. Trabaho tayo malakas. Hindi na rin ang ating katawan. Kailangan paghandaan din yan. Kitaan, negosyo, pagka nagka-edad-edad na. Pero ito mga kasama ko, no, mga senior na po ito. 65, 60, basta 60 plus na po sila. Kaya nagtatrabaho. Hindi naman po ganun kabigat po trabaho. So, kumukita pa rin naman sila. Kahit na ganun na yung edad nila. Pero ako hanggat maaari, ayoko naman umabot sa ganun edad. Trabaho. Gusto ko kaya yung mga may nagonegosyo, no, kahit maliit yan, swerte pa rin kayo kung kumikita kayo niyo. Sa Espanya,
Dito naman, no, pag nag-edad ka ng mga 60 plus, ito mas okay naman dahil may pension dito. Pero kailangan maghulog ng 15 years. Pero ako parang hindi ko naabuti. Kailangan ganun, maghulog ka ng ganun, mahaba. Pero mas okay dito yung pension, no, compared sa Pilipinas. Kung dito ka magpe-pension. So, siguro masusustain mo na rin yung pang-araw-araw mo. Kung dito. So, pine needles. No, kalap ko. Tuyo na. Grabe pala ang ugat mo ito. Oh. Tingnan nyo yung ugat. Salamat po sa inyong panonood. Buhay-buhay ng isang Pilipino na walang papel dito sa Espanya. Salamat po. Yung isa? Yung mataba yung nandun. Saan yung mataba yung ako? Kalaman-laman yung rest nila ni tubig. Mga bata eh. Ha? Mga bata pa eh. Yeah. Wala niya. Hindi na ba makakain mga babae pag ginagamit niya? Hindi niya. Gano'n pa?
Ako sa dito.